And by every measure, Mr. Speaker, I think even TB5 has some obligations in this deal. Ito na, sinali na po ang TB5, mga Lodi. Yan ang napapala nyo, TB5. Nadamay po tuloy kayo dito po sa investigasyon ng ABS-CBN. Dahil nga po, meron daw po kayong nilabag na batas. Yari po talaga kayo. At sa tingin ko dito, baka posible rin po kayong masunod dyan po sa ABS-CBN. Sama-sama po kayo. Mawawalan po ng prangkisa. Yo, what's up mga Lodi, it's Big and Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Eto na mga Lodi, ang pinakahihintay po nating lahat. Sinimula na po ni Congressman Marcoleta na talakayin po dyan po sa Kongreso o 19th Congress. Ito pong ginawa po ng TV5 at saka ng ABS-CBN na pag-merge na di umano labag daw po sa batas. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa YouTube channel, please click the subscribe button and click your notification bell and follow nyo po sa aking Facebook page, Peps TV 2.0. At dito nga mga Lodi, lahat po tayo nakabang sa ginawa po ng ABS-CBN at TV5. Paiimbestigahan daw po ni Congressman Marcoleta kung legal daw po ang ginawa ng TV5 at saka ng ABS-CBN. Hindi na po natin ito patatagalin mga Lodi. Papakita ko na po sa inyo ang talumpati po ni Congressman Marcoleta. Ito po ang sinyales na mag-uumpisa na po ang investigasyon. Ito na po ang video mga Lodi. Ikakat ko na lang po yung ibang part para po mas mabilis nyo pong maintindihan at maunawaan kung ano nga po ba mga nilabag nitong ABS-CBN at posible nga po ba madamay po ang TV5 dito sa ginawa po nilang pag-merge sa ABS-CBN. Panoorin po natin. Last week, the merger between ABS-CBN and TV5 was announced. I think it was met by public skepticism based on the initial requests of TV stations and radio stations requiring comment from this representation. Mr. Speaker, to be honest, I think the merger left a bad taste in the mouth. It leaves much to be desired. It is public knowledge, Mr. Speaker, that 2 years ago, on the application for renewal of ABS-CBN's franchise, this Congress, or the 17th Congress to be more particular, denied the application for renewal because the 17th Congress was able to establish several violations that justified the denial of that franchise. And po mga Lods, kung naaalala nyo po yun, 2 taon po ang nakalipas, sinubaybayan po natin itong investigasyon o ang hearing po ng ABS-CBN dyan po sa Kongreso. At alam naman po natin kung ano po yung naging desisyon. Hindi po nila pinahintulutan na makapag-renew o mabigyan po ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Pero eto na naman po sila. Pilit po nilang nilalabag ang batas at naikipag-merge po sila sa TV5 para po makapag-air po ulit. What are these, Mr. Speaker? I can recall a long list of violations. ABS-CBN did not have a permit on their digital broadcast for all their channels. It has no permit for the encryption of its signal and its contents. ABS-CBN violated the cease and desist order issued by the National Telecommunications Commission. ABS-CBN also operated and sold illegally millions of TV Plus black boxes without the approval of the National Telecommunications Commission. ABS-CBN also made telecast on pay-per-view even without the authority of the conditional access system by the NTC. There were flagrant violations, not only the rules and laws, but also the Constitution. I think even the Constitution was desecrated by ABS-CBN by violating the exclusive Filipino ownership and management of mass media by the issuance of what we call the Philippine Depositary Receipts. And as I speak today, Mr. Speaker, several employees of ABS-CBN who were terminated illegally by that network. Ito po yung kay Jornali Payonan, yung cameraman po ng ABS-CBN na tinanggal po nila nang wala pong sapat na dahilan. Basta-basta po nilang nilang tinatanggal kapag hindi po sumasang-ayon sa ilang kagustuhan. Won their cases in the Supreme Court, 2 cases of regularization and 6 cases of illegal dismissal. These cases were won in the Supreme Court, Mr. Speaker. And 2 of these already had entry of judgment issued by the Supreme Court. Ayun mga Lods, di ba naalala nyo, nagtanong po ako dun sa unang video ko about po dito sa pagpapaimbestiga po ni Congressman Marcoleta sa TV5 at saka ABS-CBN. May nag-PM po sa atin mga Lodi
Kasamahan po ito ni Sir Jornali Payonan, kameraman po dati ng ABS-CBN. Panalo daw po sila sa kaso. Yan po sa ABS-CBN at eto po mga lodi, nag-send po siya ng decision galing po sa Supreme Court. At eto naman pong ABS-CBN mga lodi, di umano, hindi pa rin po nila matanggap ang kanilang pagkatalo dyan po sa Supreme Court. At nag-file po uli sila ng motion for reconsideration. Dininay naman po ito ng Supreme Court. Dinidelay pa rin po nila dahil nga po nag-file po uli ng motion po itong ABS-CBN na alam naman po nilang talo na po sila dyan po sa kaso po nila kay Jornali Payonan. Hindi po nila nalang bayaran yung tao na kawawa naman po na dekada po niyang pinaglaban ang kanyang karapatan dito po sa pagpapatanggal sa kanya ng ABS-CBN sa wala naman pong sapat na kadahilanan. Tuloy pa po natin. But the NLRC, Mr. Speaker, for unknown reasons, did not even lift a finger to help the workers. Some of them are older already and some are dying already, Mr. Speaker. I can probably blame the concerned agencies of government who did not act on these violations. For example, the BIR promised at that time that they will look into those allegations of non-payment of taxes, of correct taxes. Ayan na, shoutout sa inyo, BIR ha. Kayo po dapat ang gumagawa ng paraan para po matalakay na po kung ano po dapat ang bayaran ng ABS-CBN. Pero ngayon, wala na po kayong ginagawa. At saka yan sa NTC ha. By employing a dubious subsidiary called Big Dipper to operate like a tax shield in order to evade the payment of rightful taxes, billions of taxes due to the government, Mr. Speaker. Ang lupit po ng ABS-CBN, mga lodi, no? Gumawa po sila ng paraan para mababa lang po ang taxes na kanilang babayaran. Gamit po yung PDRs, mga lodi. There is a subsisting memorandum order of NTC that a franchise grantee should not enter into commercial agreements in which the NTC has jurisdiction. Pakinggan niyo po ito maigi ha. Para po ito sa TV5 at saka dito sa ABS-CBN kung ano po yung nilabag po nilang batas dito. With those companies or parties that have obligations to the national government, it is my humble submission, Your Honor, Sir Speaker, yari kayo, that these violations, oh by the way, Mr. Speaker, this representation calculated the administrative penalties that should be paid by ABS-CBN to the government. And my calculations totaled 1.6 trillion peso. Napakalaki po mga lodi. 1.6 trillion pesos ang pinaglalaban po ni Congressman Marcoleta para po masingil dito po sa ABS-CBN na to. Mukhang wala po silang plano magbayad dito po sa kanilang obligasyon sa ating gobyerno. If this can be considered as obligations to the national government, then the NTC order, again, should be applied. Ang problema kasi, Mr. Speaker, this concerns agencies, NTC, BIR. The BIR, although it promised to look into the allegations of these tax evasion schemes, did not bother. They lacked the vigilance. They did not summon the agency or even the sense of duty required by the respective offices. And by every measure, Mr. Speaker, I think even TV5 has some obligations in this deal. Ito na, sinali na po ang TV5 mga lodi. May obligasyon din daw po kayo dito sa deal na ginawa po ninyo sa ABS-CBN. Nadamay po tuloy kayo. With the substantial purchase, Mr. Speaker, of the outstanding stocks of ABS-CBN, I believe Section 10 of the franchise of TV5 was violated because yan, ha? The rights and obligations have virtually been transferred to ABS-CBN. Yan ang napapala nyo, TV5. Nadamay po tuloy kayo dito po sa investigasyon ng ABS-CBN dahil nga po, meron daw po kayong nilabag na batas. Section 10 daw po about po dyan sa franchise na inyong in-apply sa gobyerno. Yari po talaga kayo. At sa tingin ko dito, baka posible rin po kayong masunod dyan po sa ABS-CBN. Kasi may nilabag na po kayong batas. At kapag napatunayan po ito sa hearing dyan sa Congress, sigurado, sama-sama po kayo ng ABS-CBN, mawawalan po ng prangkisa. Tuloy pa po natin mga lodi. Pupwede ba, Mr. Speaker, na ang isang network na hindi na natin binigyan ng lisensya because of this established violation, wala na siyang prangkisa. Pwede ba siyang sumakay ng ganun-ganun lang without settling the obligations to the country, to the government? Eh na, tinatanong kayo ha. Pwede ba yun? Pwede ba yung ginawa ninyo, ABS-CBN? Pwede ba yung ginawa nyo, TV5?
Hindi ko lang po talaga alam mga lods kung bakit po, klarong-klaro naman na meron po talaga silang nilabag na batas, pinahihintulutan pa rin po ng NTC, ng BIR, yung ginagawa po ng ABS-CBN at wala po silang ginagawa. Inihintay pa po nila na talakayin po sa Congress o sa Senado bago po sila tugon sa nire-request po ni Congressman Marcoleta. Is it possible that something that cannot be achieved or obtained directly can be obtained indirectly? I think this is a basic dictum in law, Mr. Speaker. We cannot do that. Section 10 of the franchise of TV5 also prohibits merger with other entities without prior approval of Congress. Wala pa po tayong approval. So I said, this particular deal must be looked into, Mr. Speaker. Yan na. Dapat na matingnan to. Ang deal po na ginawa po ng ABS-CBN at saka ng TV5. Yari talaga kayo. And I think because of this deal, we have yet to have let the proverbial cat out of the bag, Mr. Speaker. Why? MediaQuest, the parent company of TV5, is owned by PLDT Beneficial Trust Fund. Damay pa. And the grapevine, Mr. Speaker, is so loud that PLDT Beneficial Trust Fund is owned by an Indonesian national. So if we will reminisce, Mr. Speaker, that the PDRs were utilized indirectly as conduits for foreigners to own mass media in this country by desecrating and circumventing the very constitution that we have, baka naman ang mangyari, ganito rin, magigising na lang tayo and we will have to see deja vu once again. Mr. Speaker, somebody said, the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. I humbly seek the good men of this chamber, Mr. Speaker, to unite and rally behind a good cause and do something. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Nanawagan na po si Congressman Marcoleta sa mga tao dyan sa Congress na magkaisa po, imbestigahan, kumilos po kayo about po dito sa ginagawa po ng ABS-CBN at saka ng TV5. Dahil nga po mga Lodi, no, nung pinalitan po ang speaker dyan po sa Kongreso, si Velasco mga Lodi, bigla po nawala sa mapa yung pag-iimbestiga dito o patuloy na investigasyon dito po sa ABS-CBN. Di ko na po masyado anin si Lord Velasco mga Lodi. Kaya puro lang naman po script yung ginagawa niyan sa kanyang mga talumpati. Sa tingin ko po, wala po talaga siyang nagawang maayos dyan nung siya po ang umupong speaker ng Kongreso. Sana naman po ngayon po sa 19th Congress, ituloy po natin mga congressman dyan, mga nakaupo, mga representative, ang investigasyon dito para po masingil po yung 1.6 trillion di umano na computation ni Congressman Marcoleta. At ito po tanong ko lang po sa inyo, mga taga ABS-CBN, yung mga may matataas na posisyon dyan, lalong-lalo na po may-ari ng ABS-CBN. Di ba nagtapos po kayo sa may kalidad na mga paaralan, mamahaling paaralan, at tinuturing nyo po ang inyong sarili na kayo po ay disente, mga tao, at talaga naman pong mautak, bakit hindi nyo po naiisip na meron po kayong nilabag na batas at kailangan nyo po itong panagutan? Imbis na po harapin nyo po yung tinatalakay na mga problema ninyo dyan sa inyong franchise o sa ABS-CBN at utang po ninyo di umano na napakalaki sa gobyerno, pinagwawalang bahala nyo lang po ito at tuloy pa rin po ang gusto nyo mangyari sa pag-i-ere ng ABS-CBN gamit po ang TV5. At ito naman po TV5, pumayag lang din po dahil nga po noong nakaraan, nung kampanya po ni PBBM, diba nagkakalat din po itong TV5 ng mga fake news? Ha? Ganun na lang po ba talaga kayo katatalino? At talaga naman po wala kayong puso dahil hindi nyo po kayang harapin ang inyong ginawang kalokohan. Gusto nyo na lang po talikuran at babaliwala lang po yung pinaghirapan itong magigiting nating kongresista. Yan lang naman po ha. Tanong lang naman po sa inyong matatalino, talaga may pinag-aralan na mga official po dyan sa ABS-CBN. Tanong lang naman po. Yan po ang ating iiwang katanungan sa kanila. Baka mahirapan po silang sagutin. Abangan na lang po natin ang mga susunod na kabanata. Yan po sa susunod na hearing po sa Congress about po dito sa TV5 at saka ABS-CBN. Sigurado pong nangangamoy, investigasyon na naman po uli ito at tuloy na po ang laban natin dito po sa ginawa po ng kumbanyang ito. Hanggang dito lang po, maraming maraming salamat po sa inyo, Congressman Marcoleta, sa patuloy po ninyong pagmamalasakit sa ating bayan. Stay safe mga Lods and God bless you all. Peace!